Busan viewing point. Ipapaya pa talaga, oh. Sarap dito mamuhay, parang nasa province. May daming bunga ng nangka. May madaanan tayo pa uwi. Uy, kamuting kahoy. Aba, parang Pinas lang talaga. Napakaganda ditong tumira. Ang tataba ng kamuting kahoy, oh. My gosh. Ayan. So, tayo na naman ay mag-isa ngayong naglakbat siya. Oh, diba? Tayo lang mag-isa ngayon. Hindi naman masyadong mainit kasi may mga lilim naman. Kaya medyo hindi pagod. Ba, may ibon. Si Ian ba to? Ibon Adar na ba to? Wala. Wala yung ibon. Ayan. So, dito tayo taas. Ayan. May libingan dito. Ayan, diyan tayo pupunta sa taas. Oh. Ayun, malapit na tayo. Nandito na tayo. Diba? Ayun na. Ayan, nandito na tayo sa Busan viewing area kung saan malimit dito may tumatalon na white dolphin. Oh. Diyan na rin tayo kumain sa taas. Kaya pala, parang ako lang dito at malayo pala ito. May ginisang kumain sa buhay. At medyo naligaw-ligaw pa ako. Ayan. Ipakita ko sa inyo yung tunnel dito sa ilalim ng dagat. Nakita nyo ba yung nandoon? Ay, hindi. Kasi ano nga eh, fog. Pero naaninag ko siya. May mga building. Makaw siguro yan. Yan yung tunnel, oh. Tapos itong bridge na yan. Galing to ng Tungchung eh. Ayan, oh. Oh. Nakita nyo? Ayan, oh. Ayan. Ayan. Sa ilalim yung tunnel, tubig. Ayan o. Oh. O, oh, diba? Oh. Yun. Punta siya ng babaw. Hindi ba talaga kasi ko nakapunta doon. Pero sa tingin ko, papunta siya ng Macau. Kasi yung bridge na yan, karugtong yan dito sa Tungchung. O, diba? Ito yung dito daw natalon yung mga white dolphin. Paantayin nyo ni dito ng mga. Di ba? Bakit nakaantay pa ako doon? Yun. Sana all. Malis na naman. Kung kaya siya patungo. Saan ba destination mo? Sana yung mga OFW yung nakasakay dyan pa o yung Pinas? O sa ang sulok ng mundo. Sana may pwera pa kayo pagbalik. Cathay. Is it Cathay Pacific? Ayan. Thank you.
Hindi sinunod yung oras. Hindi sila. Kaya nga, tanghali na tuloy. Pababa na kayo? Oo. Pinapaada kayo ah. Bye-bye. Diba, galing siya sa airport. Papunta siya ng Macau. Papunta ng Macau. Sa ilalim pa. Saka parang libingan. Libingan ka. Tayo umakyat. Hindi naman siya masyadong mataas pag inakyat mo, pero mas maganda to pag ang aga mong tumaas kasi walang puno dito. Ayan o. Buti na lang at bata pa tayo. Kaya pa natin ang mga ganito. Hangin. Ayan. Tayo sa Maita. Sobrang tubig dito, hindi mo maintindihan kung malungot o ano ba to yung Pacific Ocean ba to? Ding. Parang Pacific Ocean siya. Ayan o. Nahati yung tubig sa ano. Kapit. Tapi gatas. Nakalimutan ko sa taong doon sa China eh. Pababa na tayo dito sa kabila. Siguro di na tayo bababa dyan sa baba kasi nahirapan ako umakyat, no? Pero pakita ko sa inyo yung village dito sa kabila, oh. Ayan o. Nasa tubig sila. Kunin ko yung aeroplano. Ay, yung aeroplano.
kaya bumalik na tayo. Pero tingnan nyo yung village, oh. Ang ganda nung ano nila sa tubig. Kasi malayo to sa tutuusin, napakalayo. Oh. Mayigit isang oras yung biyahe, tapos naglakad ka papunta dito. So okay lang naman kasi nasa tanghali pa lang naman. Wala naman akong ibang lakad. Uwi na ako agad, pagkatapos dito umuwi na ako. Pero mangunguha ko ng halaman dito. Ang daming mga halaman na hindi ko alam kung pwede sa bahay. Oh, ayan. Medyo okay-okay na dito kasi malilim na. Mahirap lang pala pag doon banda kasi walang puno. No, di ba? At least medyo okay naman. Easy hike naman siya. Oh, ayan na. Pababa na naman tayo. Parang basa na yung likod ko ng pawis. Yun. Nakakapagod, pero stress reliever siya kasi nai-enjoy ka rin, naglalakad ka, nai-enjoy mo, parang gustong-gusto mo yung ginagawa mo kahit pagod ka. Okay lang. Wala sana ko ngayong labas, kinuha ni Amo. Pero, hindi naman magandang lagi tayong nagtatrabaho. Kailangan lang natin ng ating sarili magpahinga. Sa iba nga, hindi nga ito is pahinga kasi pinapagod mo yung sarili mo. Hindi lang naman yun sa ganun. Kasi, sa pagod mo sa bahay, kaka-stress magtrabaho na magtrabaho. Gawin mo yung gusto mong gawin. Kung sa tingin mo ay ikagiginhawa ng iyong sarili. Ay, alam ko magpayo talaga tayo. Yun talaga. Mga problema mo, iniisip mo sa bagay-bagay, sa bahay nyo, sa problema sa trabaho. Nagkahalo-halo na. Pag inipon mo yan sa sarili mo, ang hirap. Naramdaman ko na maging depression yung parabang feeling mo wala ka namang sakit pero yung katawan mo parang bagsak. Tutulog ka naman ng maayos, nakakain ka ng maayos pero parang may kulang pa rin. Parang ganun. Yung nasa loob mo ba? Hindi normal. Yung ganung pakiramdam. Sa tingin ko depression. Kasi parang pagod ka na sa trabaho. Yun bang dalawang taon mong pagtatrabaho? Parang gusto mo nang sumuko, pero di pa pwede kasi may naasa pa sa iyo. So, hapon, holiday ngayon. Okay lang na magpagod tayo. Walang problema magpagod. Dagat lang naman pala bagsakan ko dito. Ayan, at least napunta natin itong baba. O, diba? Oh, village na pala ito. Ayan na. Pwede na siguro ditong bumaba. No? Ayoko, maramang baka maligaw ako. So, balik na tayo kasi wala na naman tayong patutunguhan dyan. So, okay na. Uwi na tayo. At least, napuntahan natin. Napakatahimik dito. Kahit mainit. Kakahingal. Pero na-enjoy. Kapagod mabuhay. Hindi naman sa ganun na gusto ko nang mamatay. Hindi ko naman sinabi hanggat. Ang akin naman ay nabubuhay ka nga
Pero kailangan mo talagang mag-sakripisyo ng mahigit pa sa inaasahan mo. So, it's unfair. Kasi sa iba, namumuhay ng normal. Ang iniisip. No? Anong buhay? It's unfair. Mas na tayo. Mahingal.
Ito naman, 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 ito
Sa puyat sa taas. Dito sa taas. Galing up sa taas eh. Ayan yung kulay papuntang Macau. Maganda sa taas. Nakababa na po tayo dito sa tubig. Dati po naandang tayo sa taas. Right side lang. Hindi naman
Isa lang. Lakit pa naman yan.